gadget at welcome to our gadget review dito sa BM800 Condenser Sound Recording Microphone. At nabili ko ito sa Lazada for 1,039 pesos only kasama na yung shipping fee. So ito na siya mga ka-gadget. Nung ma-receive ko ito, talagang naka-bubble wrap lang talaga. Usually, pag kumorder ka sa Lazada, nakalagay yung product sa kulay blue na Lazada pouch eh. Pero ito, naka-bubble wrap lang talaga. So, shout out sa seller. So, buksan na natin mga ka-gadget para makita natin ang laman. Ito yung box ng BM800. Ito naman yung box ng microphone pop shield. So, ito yung harap, yung left, yung gilid, yung likod. At ito naman yung microphone arm. So, ito yung box niya. Talagang itong tatlo lang talaga in order ko kasi hindi ko pa talaga kailangan yung V800 na sound card. Hopefully gumana ito sa computer ko kahit wala nung V8 sound card. Ito yung box ng microphone, ito yung front, ito naman yung side, ito yung bottom, nakalagay professional condenser microphone, nakalagay yung mga features. Ito naman yung side kung ano yung kasama dun sa box. What's in the box? Microphone, windscreen. Ito pa yung mga gilid. Tabi muna natin yan. Ito naman yung professional pop shield. Ito yung top bottom. So pare-pareho lang naman ang nakalagay. Ito naman yung microphone arm or recording microphone stand. So, itong tatlo lang talaga ang in order ko. Open na natin muna tong recording microphone stand. Kung tingnan natin kung anong mga nakalagay sa loob. Yung clamp. Tanggalin natin sa plastic para makita natin ang buo. Ito yung clamp niya. So, ito yung kinaklamp dun sa ilalim ng table. Ito naman. May nalaglag. Tingnan natin to. At dito mo nilalagay yung microphone. Usually, pang standard microphone to eh.
Ito naman yung microphone stand. Mukha namang okay. Malinis siya. Talagang mukhang hindi pa nagagamit. Walang gasgas. Next natin, open natin yung professional pop shield. Dito binubuksan yun. Tingnan natin kung anong itsura niya. Naka-plastics. Thumbs up kay seller kasi yung mga item na pinadala niya talagang naka-plastic pa sa loob ng box. So, ito yung microphone pop shield. Maganda siya at walang gasgas at walang sira yung kanyang shield. So, another thumbs up kay seller. Then, isunod na natin itong BM800 condenser microphone. Open na natin siya, guys. Kasama siyang manual. Manual in English. Mayroon din siyang kasamang warranty. Sa likod naman, Chinese language naman na makikita nyo. So, alam na natin yan, yung manual. So, itabi muna natin. Tingnan naman natin itong isang to. Tanggalin natin sa plastic. Another thumbs up kay seller kasi lahat ng items dito sa microphone, naka-plastic pa talaga. Ito, material niya is plastic, so kailangan ingatan to pag ginagamit nyo, baka madaling mabasag or masira. Ito naman yung foam. Itong foam na to medyo distorted na at napansin ko merong maliit na damage, although minimal lang naman yun. Siguro pag naikabit natin baka mawala na yung damage na yun, although minimal lang naman talaga yung scratch na yun na napansin ko dito sa microphone foam na to. Okay, tabi muna natin yan. Next is ito yung microphone cable. Ito yung papunta sa microphone. At ito naman papunta sa computer or sa input ng device ninyo. And next natin is yung the BM800 condenser microphone. Maganda siya, guys. Mukhang walang gasgas. Mukhang bago pa talaga. Usually yung iba may nakalagay na BM800 dito pero yung nakuha ko wala eh. So okay lang naman kung wala pero siguro mas maganda kung merong nakalagay na BM800. Pero sa picture talaga nito sa seller, wala talagang nakalagay eh. So, start na natin assemblein isa-isa. Try na natin yung microphone muna. Assemblein natin. So, dahan-dahan. Sabi ko nga, ingatan nyo guys. Dahan-dahan. Kasi plastic lang ito eh. Mukhang madaling mabasag. Ito. Ayun. Okay yung pagkakakabit natin.
foam, ikabit na rin natin sa microphone. Ganito siya, guys. At ikabit na natin yung cable niya dito sa socket ng microphone. Ito naman, pang ano to eh, pang standard microphone to. Meron siguro talagang kasama itong isang ganito para in case na may microphone ka, dito mo ilalagay yung microphone mo. And by the way, mga ka-gadget, ang materials nung parts na ito ay plastic. So, try na natin na hanapin kung saan ba ka-gadget dito natin ikakabit itong microphone. Ayusin ko muna itong windshield kasi baka sakaling maayos, mawala yung gasgas nito or yung minor scratch. So meron pa rin, meron talagang minor scratch yung binigay sa akin ni seller. May papakita ko na lang sa inyo, mga ka-gadget, kung saan natin ilalagay yung microphone at kung saan natin ikakabit itong microphone stand dito sa clamp na kasama niya. Maganda itong pinadala sa akin na microphone stand ni seller kasi maayos yung mga tornilyo, walang tornilyong nawawala, yung spring niya malakas at walang gasgas. Talagang hindi pa nagagamit itong microphone stand na to. Sobrang nyo talaga yung nakuha ko sa kanya. Dito naman natin ikakabit yung stand sa clamp. Dito natin ikakabit yung microphone. Itong clamp may higpitan, so make sure na pag kinabit mo to sa table mo, eh mahigpit yung pagkakalagay mo. Dito natin ikakabit yung microphone stand dito sa butas, dito sa clamp na ito. So, hihigpitan mo yan dito para maging fix sila. So, make sure na pag kinabit mo to sa table mo, eh mahigpit yung pagkakalagay mo. Dito kinakabit yung microphone dito sa part na ito ng microphone stand. So tanggalin ko muna ito para maikabit ko ito. Tanggalin ko muna yung shock mount nitong microphone natin kasi mukhang mahirap ikabit pagka nakabuo na sila eh. Kailangan ikabit muna natin yung shock mount ng ating microphone bago natin ikabit. Then after natin maikabit yung shock mount, ilalagay na natin yung microphone sa ating shock mount. So kailangan mahigpit, higpitan muna natin ng maayos. Huwag naman masyadong mahigpit, kailangan medyo naigagalaw mo pa rin na, o naipoposition mo pa rin ng maayos itong shock mount. Ibalik na natin yung ating BM800 microphone dito sa shock mount. And then ikabit uli natin yung cable sa microphone.
itong pop screen, dito kinakabit yan. Pwedeng dito sa ilalim, depende sa inyo kung saan nyo gustong ikabit, pwede rin sa ibabaw. So mga kagadget, sa halagang 1,039 pesos kasama ang shipping fee, ito ang makukuha nyo sa BM800 microphone set. Isang microphone arm, yung BM800 microphone, at isang pop screen. So siguro mga kagadget, basahin nyo rin yung specification na nandito sa user manual niya. Natry ko na kasi ito sa cellphone, ayaw gumana eh. Siguro kailangan talaga ng V8 na sound card para mapagana mo to sa mga smartphone at mga tablet. Pero sa computer, napagana ko na siya. Okay naman ang quality niya, pero minsan pag sa ibang computer may lag eh. Parang delay yung boses mo. Pero sa computer ko naman, okay naman. Wala naman akong ma-detect na counting lag. Siguro mabilis lang yung computer ko sa bahay or mabilis yung memory ng computer ko. So mga gadget, yan ang ating unboxing ng BM800 condenser microphone. At syempre, kung nagustuhan nyo itong video ko na ito, please hit the like, hit the subscribe button, and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-release ng Gadget Click, where every gadget has an honest to goodness gadget reviews. Peace out mga ka-gadget!